happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Good afternoon, mga Galoreans! Nandito na naman po kami sa programang Showbiz Galore. Na-miss niyo ba ako kahapon? I'm sure may nakamiss naman sa akin dyan, di ba? Yes, ako po ang yung Reyna. Reyna ng mga Galoreans, Rodel Fernando. Magkarinigan po tayo hanggang alas 4 ng hapon. At bukod po sa magkarinigan, syempre napapanood niyo din po kami sa Cable Link Channel 7. Kasama siyempre ang prinsesa ng mga Galorean, Mildred Baku. Yes, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Makulimlim at maganda ang panahon. Hindi mainit at hindi rin naman umuulan. At maganda ka ngayon. Yes, siyempre eh. Oo. Meron tayong dadaluhan na kaarawan. Ako diba? Pa maganda ba ngayon? Oo, talagang pinaghandaan mo tong araw na to, no? At syempre pa, samahan nila kami, samahan niyo po kami alas 3 hanggang alas 4 po ng hapon para sa pinaka maiinit na showbiz news ngayon. At mamaya may guest tayo kasi nga sa itong programang ito ay bukas. Bukas po sa pagtulong talaga sa pelikulang Pilipino at mga awiting Pilipino. Yes, diba? Oo naman. Kaya naman itinayo ang Showbiz Galore para itayo ang sariling atin. Oo. Tama ba? Correct. Mm-hmm. Oo. Correct. Kung sino pa ang hindi, kumbaga kung hindi tayo susuporta, sino pa? Diba? Oo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Oo. Katarungan para sa pelikulang Pilipino. Sister Stella L. Ayan, mamaya po makakasama pa natin. Noong mga nakarang araw, may mga na-guest na tayo, mga director sa To Farm. Yes. Film Festival. At maya-maya po ay may isa pa pong director tayo makakasama. Oo. Abangan po yan. At kasama natin ngayon syempre ang Batikang. Batikan diba? Talaga. Oh, Batikan talaga. Oo. Diyos ko. Bata pa ako, nababasa ko na ang column niya sa People's Tonight. Oo, pero hindi naman siya ganun katandaan, di ba? Ay, hindi naman, oo. At ito, maaga lang siya nag-start. Yes. Pabatiin natin at syempre makakasama na rin natin siya, di ba? Si Tito Dennis. Yes, ang Batikang movie writer, entertainment writer, Tito Dennis Adobas. Yes, sige, okay na po. Naka-open na po yan. Hello, mga Galoreans. Oh, diba, mga tagahanga ni Rodel Fernando. Oh, talaga. Mitatak talagang Galoreans, di ba? Oh, di ba? Hello, Mildred Bakud. Ang reyna ng Galoreans Incorporated. Princesa siya. Siya po ang reyna. Ako po yung princess. Ah, princesa pala. Sorry. Ako po ang magmamana, kumbaga sa kaharian, balang araw. Ayun na. At si Tito Dennis nga, siya palagi ang nagdadala dito ng mga guest natin, yes. Mga director, di ba? Noong una, dinala niya dito si Director Sig Dulay. Ng Bambanti yun, no? Oo, at saka ng pelikulang Paglipay, tama po ba? Paglipay, yes. Okay. Tapos, nadala din niya si Maricel Arcega ng pelikulang Pitong Kabang Bigas. Arciaga. Ay, Arciaga pala, sorry. Ng Pitong Kabang Palay pala na bigas. Kamakailan lang si Direk Paolo, ang ating kaibigan Direk Paolo Villaluna ng pelikulang Uuwi Na, at syempre si Direk Dennis Marasiga ng pelikulang Free Range. Natandaan ko raw, oh. Ay, oo. In chronological order.
Magaling kang historian. At syempre, maya-maya po, abangan po natin ang direktor ng pelikulang Pilapil naman. Ayan. On the way na siya dito, di ba? On the way na. May taping lang, tinatapos na lang daw yung iisang eksena. Oo, tapos pupunta na siya dito. Yes. Diba? At marami tayong pag-uusapan ngayon. Oo, katulad na lamang ng itong si Jennylyn Mercado. Talaga napakaswerte na talaga ng babaeng ito. Dahil ang susunod niyang pelikula, Rodel ha, no other than Coco Martin, ang magiging kaparehan niya. So, ito yung tinatanong palagi ng mga Galorians. Hindi na tuloy si Piolo, pero this time si Coco na bahagi yan ng Metro Manila Film Festival. Okay, eto pa ha. Marami daw nagtataasa ng kilay sa pagkakapanalo ng pelikulang Taklub sa katatapos na Gawad Urian. Ano mga opinion natin dito? Maya-maya po. Umpisahan ko na. Mamaya na lang po, Tito Dennis. Headlines muna. Okay, ano pa? At syempre, itong si Jake Cuenca, hindi na raw iniisip ang mga award-award kapag umaarte siya dahil ito nga ay nakakuha ng Best Actor sa Brazil, di ba? Mm-hmm. Oo, yun. So, masaya siya sa nangyayari sa kanyang career. Ito naman si Matteo Grichelli. Oo. 100% daw, sure na sure siya na hindi niya nabuntis si Sara Geronimo. Na hindi buntis. At syempre si Tito Dennis may baon, I'm sure yan. Oh. Diyos ko, ako pa. Andito lahat. Andyan lahat. At marami pang iba niya rin, di ba? Correct, marami pang iba. Syempre meron tayong balita tungkol kay James Reed at Nadine na, yan naman sa monte na naman ako, Nadine Lustre, di ba? At totoo ba na si Luis Manzano at Jessie Mendiola ay laging spotted? Itong nakaraan nga ay spotted sila, nanood sila ng sine, Tito Dennis, ha? Mm-hmm. O, at ang mga Instagram post ni Jessie ay may mga kahulugan na parang patama kay Luis Manzano. At syempre, malapit nang ipalabas ang nakakakilig na pelikula ng Aldab. Oo, yung Imagine You and Me. Yes, ang lahat po ng yan, ang mga detalye mamaya po. Pero narito muna po ang ating OPM Song of the Day. Ni-request po ng kaibigang Riz Cruz ang Dahil Ikaw ng Churupit. Pakinggan po natin ang Churupit sa kanilang awiting Dahil Ikaw. May lungkot na nararamdaman. Damdamin mo ba'y di maintindihan? At sa tuwing ako ang nasa iyong isipan, may nakita ka ba na ibang kasiyahan? Nandito lang ako sa'yo na mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Dahil ikaw ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, ang nais ko ay malaman mo na ikaw ang sakit na nararamdaman. Damdamin mo ba'y sinasaktan? At sa tuwing ako ang nasa iyong panaginip, na tayong dalawa'y masayang magkapiling, nandito lang ako sa'yo na mapansin ng aking damdamin na para lang sa'yo.
Sa kanilang awitin dahil ikaw tampok po sa ating OPM song of the day. At ano naman ang ating question of the day, Mildred? Yes, ano bang question of the day? Question of the day, bagay ba kung sakali? Itong yes. Sina Jessie Mendiola at Luis Manzano. Oo, kung true man ang napapabalitang they are playing good ano music together, di ba? Bagay ba sila? Tito Dennis? Okay ba sa inyo mga galoyan na maging magjowa itong sina Luis Manzano at Jessie Mendiola? Oo. Well, ako from my point of view, bagay sila. Pareho diba? Silang maganda at si Jessie at guwapo si Luis. At pareho silang ano? Single. Tama po. Pero ang inaakala nila kasi lahat dito, Dennis, itong si JC De Vera, nililigawan si Jessie. Hindi naman pala true. Okay, ulitin natin ha. Bagay ba o pabor ba kayo? O okay lang ba, di ba, na maging magjowa si na Luis Manzano at Jessie Mendiola? Mag-text naman po ng inyong sagot o komento sa 0917-798-8910. Ulitin ko, 0917-798-8910. Okay, napag-uusapan na rin po natin yan. O eto na nga. So, paano na nga ngayon si JC De Vera ngayon? Yes. Pumapasok itong si Luis Manzano. Oo. Ano masasabi mo dyan, Tito Dennis? Well, ang masusunod ay ang puso ni Jessie. Hindi natin control ang puso ni Jessie. Opo. Yun ang dapat sundin niya. Parang title yan ng ano, no, ng column ng isang kasamaan, Ang Puso Mo, JC. Meron ganun po, di ba? Meron! Si Wally Piralta. Title ng column niya sa Rimatem. Ang Puso Mo, JC. Anyway, nakaka-intriga kasi yung pinost ni Jessie Mendiola sa kanyang Instagram account. Ito ang nakalagay doon, Tito Dennis. Anong nakalagay? Salamat sa pagpapatawa sa akin everyday. Hindi ka lang semi-gwapo, sobrang gwapo mo na kahit lahat ng gwapo sa mundo, pag pinagsama-sama,
hindi uubra sa iyo. Ikaw na talaga 'yan. Oh. Ah. Pinost kasi niya yung litrato nila ni ano? Oo, ni Luis Manzano. Oo. Pero alam mo ganyan talaga yung humor ni ano eh, ni Luis, 'di ba? Talagang ganun talaga siya mabiro. Oo. Sinasabi niya talaga ang gwapo-gwapo niya. So, ako definitely si Luis talagang pinapatungkulan niya diyan. Yes, syempre, yun naman ang naka-post na picture, 'di ba? Oo. So, what happened to JC De Vera, 'di ba? Kaya nga. Oo, biglang na-out na sa picture. Samantalang ang nabalita natin ay puspusan din daw ang panliligaw nito sa ano, dalaga. Oo. Ibig sabihin lamang ang kahulugan lamang natapos na sa kanila yung kanilang seryeng Your My Home eh pang promo lang. Yun na. Tapos yun na din. Oo. 'Di ba? Tapos na yung serye, tapos na din ang promo. Tapos na nga. Pero sabi nga ni Tito Dennis, ako naman ang opinion ko naman diyan eh bagay din sila. Oo, why not? Diba? Oo. So, wala nang balikan talaga for Angel Locsin and Luis Manzano. Parang malabo na. Malabo na. Yun. Oo, akala naman. Tinitingnan ko sa aking bolang kristal, wala. Wala na. Wala na hindi talaga. Hindi na sila magkakabalikan. Oo, pero itong ano, sa bolang kristal mo, Tito Dennis, ano sa palagay mo itong Jessamyn Diola at Luis Manzano? Mukhang magtatagal ito. Oh, kasi marami. Dati hindi pa umaamin, Mildred, ha? Marami ang pabor. Pabor sa relasyon nila. Tito Dennis, ang katagalan ba nito ay mauuwi sa kasalan? Malamang. Oh, okay. Oo, ayan. Ano yun? Wala na lito daw ako sa ano. At siyempre, magte-text lamang po sila ng kanilang opinion, di ba, Rodel? Komento at reaksyon at kung pabor nga ba sila kung bagay si Luis Manzano at Jessamyn Diola. Yeah, sa mga numerong 0917-798-8910. Okay, maiba naman tayo ngayon. Katatapos lang ng Gawad Urian. Oo, napaka-controversial din ang speech ni John Lloyd. Oo, no? Controversial talaga. Oo. Ano masasabi mo sa speech niya na ano pa sinabi niya? Ang sinabi niya kasi nung napanood ko sa balita kagabi, parang dati daw hindi naman siya naniniwala sa mga awards, parang ganoon ang sinabi niya. So parang hindi masyadong nagustuhan ng ilan, na parang marami na rin kasing nagdaan ng mga awards. So parang ang ibig bang sabihin eh hindi siya naniniwala sa mga nakuha niyang awards before, yung credibility ng mga award giving bodies na nagbigay din naman ng recognition sa kanya bilang aktor. Ang dami-dami noon. So parang ang explanation niya is wala naman daw siyang ibig sabihin doon na wala naman daw siyang kumbaga no offense meant, sabi niya gano'n. Siguro, to Dennis, in another sense, ang ibig sabihin siguro ni John Lloyd ay hindi importante sa kanya ang mga awards. Tama. Ang importante ay mabigyan niya ng justice ang mga papel na ginagampanan niya. Oo, very palagay well explained, ko. Tito Dennis. Parang doon siya nang gagaling nung sinasabi niya na hindi niya masyadong sukatan ang mga awards. Kumbaga, mabigyan lang niya ng justice yung kanyang characters. Pero syempre, hindi mo maiiwasan din, Mildred. Magdamdam. Yung mga nagbigay na ng karangalan sa kanya, di ba? Oo. Para bang ang sinasabi mo lang eh itong Gawad Urian lang ang para sa iyo ay totoo. Di ba eh nakalimutan mo na eh, na ang dami-dami na nagbigay ng award sa iyo na pinarangalan ka tapos sasabihin mo 'yon. Oo, at diba? Ito pa ang nakakadagdag pa din ng sama ng loob ng iba. Bakit yung iba hindi mo nadaluhan? Correct. 'Di ba? Ibig bang sabihin parang sinasabi mo na hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Parang ganoon ang dating sa iba. Parang inisnab niya. So parang ganito. Opo. Parang ganito, nagagalingan siya sa iyo, nakuha mo yung kanilang attention. Binoto kanila bilang best actor, mahusay na aktor. Pero hindi ka pala naniniwala. Oo. Di ba naman? Correct, oo. Yun nga, sabi ni Tito Dennis, siguro yun ang explanation ni John Lloyd, di ba, Tito? Yes. Oo, na hindi naman sa hindi siya naniniwala. Pero dati, hindi siguro niya, hindi yun ang nasa isip niya, yung magkaroon ng award kada umaarte siya. Di ba? Yung pagbibigay lang ng best niya. Naku, masasabi. Pero pa alam mo, hindi mo rin kasi maalis sa iba yung magdamdam. Ako, bilang namimigay tayo ng awards, di ba? Yes. Na star awards yes, tayo. Oo. Ilang beses na nating binigyan ng awards si Lloydie. Di ba, Tito Dennis? Yes. Nakakapagdamdam talaga. Oo. Binoto ka namin dahil nagagalingan kami sa'yo, naniniwala kami sa'yo bilang aktor. Tapos, magda-dialogue ka lang ng ganon, di ba? Parang,
Nabaliwala so, na tatlo, yung pagkilala namin sa'yo. Yes. Kung tatlo, apat na beses siyang hindi naka-attend na siya yung nanalo, di ba? Mm. So parang yun nga, may pagdaramdam din sa iba. Siguro hindi lang din sa atin. May mga award-giving bodies din na siya yung nagiging best actor pero hindi nga niya dinadaluhan, di ba? Yes, Ano masasabi mo, Tito Dennis? Habe or wale si John Lloyd? Sa acting? Habe. Hindi, sa ito. Ito sa, sinabi niya. Dapat sa kanya, magsalita ay mag-isip muna bago magsalita. Di ba? Baka nga meron siyang masasaktan. Opo. So palagay ko, nag-iisip na yan ngayon, na mali siya talaga. Pero minsan, di ba Tito, pagka nandun tayo, nandun ka sa stage, tapos yung speech mo, minsan, hindi mo na alam. Hindi mo na alam kung ano sasabihin. Siyempre, binibigyan pa rin natin ng benefit of the doubt si John Lloyd. Pero siyempre, ang daming ano, nagdamdam talaga. Ang dami nagmimigay ng mga awards dyan, di ba? Ibig sabihin ba na hindi siya naniniwala sa mga, samantalang sa'yo, naniniwala sila. Mm-hmm. Di ba? So parang thinking nila, ano yung meron yung urian sa iba na wala, di ba? Yun. Parang ganun nga. Di ba? Parang na-hurt. Na-hurt naman yung iba. Para sa akin, wale. Okay, Urian pa rin kasi nanalo ang pelikulang Taklub. Ni Direk Brillante Mendoza. Correct. At syempre pinagbidahan po ng nag-iisang superstar na si Nora Honor. Ito rin ang sinasabi nila kasi Tito Dennis, Mildred, nanalo ang pelikula ni isang technical award o ni isang award talaga sa technical o sa mga acting, wala siyang napanalunan. Pero nanalo siyang best picture. Anong say niyo dyan? Hindi, ang say ko dyan is, kasi siyempre bilang namimigay din tayo ng award, di ba? Pero siyempre hindi naman natin kine-question yung ano ruling ng iba kung paano nila i-judge, no? Ang isang pelikula. Pero sa akin lang, kasi Tito Dennis, akong best picture siya, at least meron man siyang technical. Para sa akin, ha? Kasi kaya ka nga naging best picture, eh. Sana nakuha mo sana yung screenplay or yung ilang technical. Para sa akin po. Pero hindi ko po kine-question yung mga hurado. Kayo naman, Tito Dennis. I cannot speak for Urian kasi hindi natin alam kung ano ang criteria nila for judging. So, palagay ko, yung totality ng pelikula ang pinagbabasehan. Kasi napansin din naman sa abroad, di ba? Opo. Saka Nora Honor yan at saka Brillante Mendoza yan. Di ba? Pag sinabi mong Nora Honor, yun na yun, di ba? At saka ito lang Tito Dennis, yung pelikula, makasampa lang siya. Maging entry ng Cannes, di ba? Ano mas masasabi mo dito? Malaking bagay na yan. Malaking bagay na yon. Diba? Correct. Kaya yon, so kung manalo man siya ng best picture, sa mga nangiintriga, diba? Siguro nga, tama si Tito Dennis, iba ang pamantayan ng ulan. Iba ang nakita nila sa kabuuan ng pelikula. Kaya siya ang pinanalo na best picture. At syempre ako bilang Noranian, tuwang-tuwa ako dyan, diba? Manalong best picture ang pelikulang Taklub ni Miss Nora Honor. Okay, tumanggap muna tayo ng report mula sa ating RJ Patroller na si Gina Mappe. Kaugnay ito ng parusa sa abogadong nanutok ng baril pinagaan ng Court of Appeals. Pakinggan natin si Gina Mappe. Gina? Gina Mappe? Gina? Wala, ba't hindi ko marinig si Gina? Gina? Wala. Balikan natin mamaya si Gina Mappe para sa kanyang report. At time check muna po tayo ang ating oras. Alas 3:26 na po ng hapon. Jacinto Color Steel Roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color. Showbiz Galore, kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network.
Tribeca Pro Incorporated. This is HRI TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag it's a minute with Mivic and that. It's 9:30 in the morning. This is still a BBC Minute. Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Ano, pagpapahingahin natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa sa Palawan ng mga arts, lighting, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung suportahan nila tong Isla Revolution, pare good. Oo. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. Oo. At matututo siya ng isang bagong skill. Ang bagong skill. Na may kinalaman sa skill. Na may kinalaman sa creativity, singing. So, ibig sa kusang sa lang magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Dito na lang. The Revolution. Ha? Makita kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Ang mga ipinagmamalaking kampyon ng ating bansa, Jethro the Jet Junicio at Jerome J. Morales, sa programang Sport Ka Lang, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Nagbabalik po ang inyong programang Showbiz Galore sa kanyang Friday edition. At syempre, inuulit po namin ang aming text line, sir, 917-798-8910. Para po sa inyong mga komento, opinion, o mga pagbati rin po dito sa aming programang Showbiz Galore. At Mildred, meron tayong mga panauhin, syempre. Yes. Na laging, syempre, bilang pagsuporta nga sa pelikulang Pilipino, ay narito sila para mag-promote at may mga magaganda silang balita para sa atin. Unahin na natin mula sa pelikulang Paglipay, si Manel Sevidal. Hello po. Hi, Manel. Hi po. Good afternoon. Mm-hmm. At saka si Sa Paglipay din. Yes po. Ayan, si Jed Medrano, tama ba? Yes po. Okay. Good afternoon sa inyo and welcome sa programang Showbiz Galore. Hmm. Okay, umpisa na natin. Naigis namin dito ang yung director si Sig Dulay, kung saan ang pelikula pala ninyo ay tungkol sa mga Aita, sa kanilang pakikipagsapalaran, at syempre may love angle dito, Mildred, di ba? Correct, oo. Yung kanilang ano, yung mga kanilang, yung kultura nila, yes, diba? Oo. Okay,
Manel, anong role mo dito sa pelikulang ito? Bale, ako po si Kai. Ako mm-hmm. po yung best friend and slash thesis partner po nung lead actress na si Ana Luna. Mm-hmm. Mm-hmm. So, mahirap ba na, kasi mga mm-hmm. ka-eksena nyo dito, mga ita, di ba? Yeah, nahirapan ita. Ba kayo? For me po, it's very challenging. Mm-hmm. Kasi at least naman, meron kaming natututunan sa isa't isa. Mm-hmm. Parang from our part, they learn na paano ba umarte, yes. paano ba gumalaw bilang isang mm-hmm. aktor. Kami naman, we've learned their culture. Oh, okay. So, ang maganda po doon is that equal siya. Mm-hmm. Meron kami natututunan sa kanila at sila may natututunan. Okay, yung amin. Natutunan mo sa mga ita, Jed. Sabihin mo dito. Actually, hindi po ako actress dito, pero ano po ako, line producer. Ay, okay! So, staff po ako. Actually, representative lang ako ni Direk kasi nasusuting siya ngayon. Actually, syempre, kahit pa paano, line producer. Mm-hmm. Ano yung mga natutunan mo? Yes. Naku, marami. Magkayo controversial, wow. Oh, okay lang. Wag na. Hindi, ano naman? Very controversial ba talaga? Hindi naman, parang ano lang, very different sa atin. Mm-hmm. In terms of, kunyari, yung relationship ng mga kabataan, kasi nga, di ba, rom-com. Mm-hmm. Rom-com. So, marami kami natutunan in terms of interaction. For example, dun sa bundok, ano pa rin yung forced marriage? Yung, parang... Pinapractice pa din. Pinapractice pa rin siya. At saka masyado sagrado sa kanila. Oo, yes. Ano pa rin siya? Strict pa rin sila. For example, yung mga lalaki, hindi sila nakakatitig ng matagal. Mm-hmm. O hindi sila pwedeng... Hawakan lang basta. Humawak, maging malapit sa mga girls na mga ka-age nila. Wow! Kunyari yung mga youth, 16, basta. Etas doon, maaga sila nag-aasawa. Like 14, 15, 16, 17. Yan yung age range. Just, pag nag 18, 20, medyo ano ka na yan? Mm. Matanda medyo na. Slight na matanda. So, kailangan ka na talagang maghanap ng mapapangasawa mo. Ayun. Parang ganon. Mm-mm. Basta isa yon sa maraming natutunan ko doon. Ayun. May tanong si Ate Mildred sa inyong dalawa. Mm. Hindi, di ba naikwento na rin sa atin ni Direk Zig Dulay na talagang yung mga actors na mga ita na medyo nahihirapan sila kasi medyo na-conscious ba sila sa camera? Hindi talaga kasi naman sila umaarte, di ba? So, paano adjustment yung ginawa ng production at saka yung mga artista. Actors, mga artista sa kanila? Siguro po for us, binigyan namin sila ng time to adjust, tapos time to memorize the lines. Mm-hmm. Lalo na po yung pag-memorize kasi hindi naman po dito. Oh, no. Sa kanila, parang ano yun, parang ano to, bakit ganito, ganito pala yun. Pero nakita ko naman sa kanila, ang maganda po, napaka-organic nung pag-arte nila. Mm-hmm. Na walang kahalong, alam niyo na po yun. Natural. Mm-hmm. Ayun, oo. Sa production, ang production, hindi ba nahirapan? Sa production, well, siguro yung ano, ganito. Grabe to. Hindi, joke lang. Hindi, ano to? Filtered char. Ano, kunyari, for example, di ba yung mga artista, sana yan nagigising ng maaga. Mm-hmm. Dahil, kakain. Oo, yung call time nila. Call time. Sila medyo, dahil wala naman silang... Hindi nila alam yun. Hindi sila time conscious sa bundok. Mm-hmm. Basta pag sumikat ng araw, umaga, dun sila gigising. Parang ganun yung concept. Mm-hmm. So dito, parang gabi pa lang talagang... Eh, katabi ko yung isang girl, si mm-hmm. yung Aita na si Joanne. So, ako yung taga-gising, ganyan. O, gising na. So, bumaba na kami, na-briefing ko na sila. Pagtingin ko nandun pa, tulog pa. So, parang ako, hindi, sige, okay lang yan, Carol Bells. Sasabihin ko na, oh, girl, kailangan mo na talaga, ganyan, ganyan, ganyan. Yung mga ganon, yung time, alam mo na, pag-production dun, yun ang concern namin, time. Tapos yung kanyari yung, ay pa muna kumain, ganyan. Oh, girl, may katigasan ng ulo? Hindi, siguro kasi ganun sila sa bundok. As in, ano sila eh, paano? Yung kinasanayan kasi nila ganun. Parang hindi mo agad maiiba. Mm-mm. Although, nung siguro mga third day, second day, medyo nakaka-adjust na sila. So, which is okay naman. So, yun. Ayun, okay. Dahil wala si Direk Jojo, ikaw naging representative, di ba? Direk Zig Dulay. Zig Dulay. Hindi yung mag-guest ngayon. Oh, parating pa. Okay. Action yun. Ano kami? Rom-com. Okay. So, bilang line producer, syempre, ang kaban ng bayan, di ba? Paano? May kwento ka siya. Paano na itawid? I'm sure, Jed, hindi naman ganun kalaki yung seed grant, di ba? Yes. Paano nyo napagdasya? Diskarte. Wow. Hindi, ano, paano ba?
skeleton crew kami, hindi kami masyadong nagdala ng tao from Manila. Tapos kung pwedeng may mga crew kami na hinar na talaga nagaling doon, at least may kabuhay. Nakatipid at nakatulong kami sa kanila na bigyan sila ng kabuhayan. For example, catering. Doon na kami kumuha, 'di ba? Tapos yung may mga crew kami, may mga PA, utility, taga doon na rin. Although nag-adjust, pero okay lang. I mean, yun yung fun ng nagsushoot ng out of town. Parang everyday is a adventure, parang gano'n. Mm-hmm. So hindi ba naman nag-dialogue ang director? Jen, paano ito? Kulang na tayo sa budget. Before pa naman kami mag-pull out, dialogue na namin yun. Pero sakyanin natin yan. Anong ginawa nyo? So, nangutang? Slide. Kasi may mga TF din, mahal bang TF nila? Hindi. Actually, sobrang bait ng crew and staff namin na sabi namin, babayaran namin sila pagdating ng Manila. So, yung inuna namin talaga, yung mga taga doon. Kasi hindi naman namin, babalikan pa ba namin sila para correct. Bayaran. Parang 6 hours ang travel, diba? So, parang, sobrang understanding lahat ng mga actors and mga staff, actually, na sige, okay lang ba na sila muna. Naiintindihan naman nila yung sitwasyon. So, go lang. Kaya namin naitawid. Yes. Crossing, katulad naming title. Paglipay. So, Manel, gusto ko lang malaman, so, pang ilang pelikula mo na ito? Balik kasi pa, I started to be a theater actor. Ay, pag sinabing theater, Mildred, di ba? Magaling yan. Ay, naman, mamaniin niya ng pelikula. Oh. Actually, theater po sa Gantimpala Theater Foundation. Mm-hmm. And then, nag-theater din po kay Joey Paras. Mm-hmm. Direct Joey Paras. Tapos po, yung una ko pong indie film was Thelma with Maha Salvador. Ay, maganda yun! Para sabi ko na nga, sa best picture nakita? Ba sa atin yung Thelma? Oo, kay Direct Paul Soyari. Ah, po, kay Direct Paul po. Yun po, yun po yung first indie film. Sa ano pangalawa ito? Ano naman mo sa Thelma? Ang pangalawa po, Badil. 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 Ay, maganda rin yun! Ano naman mo dyan? Kay si Jong Hilario yan, yes, diba? Ako po yung kaibigan ni Nikki Hill. So kaya sabi ko, pamilyar ang kanyang face. Ako din, Thelma, napanood ko. Sorry, Badil, hindi ko ba napanood. Okay, pero, sa Thelma, nasaan ka nandun sa Thelma? Special po ni Ma. Yung tumatakbo? Tumatakbo. Ah, tumatakbo. Medyo pa pala yun! Medyo pa yan. Pero alam mo, nag-press visit kami sa may yung sa field. Sa Rizal Stadium, tama ba? Sa UMAC kami University of Makati kami. Oo, Makati. Oo, doon. Yung talagang may... Oo, pumunta kami doon. So, okay, pang ilang pelikula mo na itong pangatlo ng indie film. Pangatlo. Sa mainstream? Mainstream, pelikula wala pa naman po, pero po teleserye. Okay, di ba, theater actor ka. Mm-hmm. So, naging madali ba ang pagtawid mo sa pelikula sa pagiging theater actor? Actually po, nahirapan ako nung una. Kasi, sa teatro po kasi malaki ang galaw. Mm-hmm. Malaki yung expression ng mukha. Mm-hmm. Nung exaggeration. Nung nag-galma ako, sinasabi ni Direct Paul sa akin, Manel, masyadong malaki yung galaw mo. Kahit close up na siya. Yung mata ko, lumalaki pa siya. Pati bibig ko, yung smile, ganon. Medyo tone down tayo ng konti. Tapos hanggang sa natututo na po ako. So, paano ka nakapag-adjust ng mga sumunod na? Nag-enroll po ako sa mga workshop. Acting workshop. Theater actor na siya. Dumaan pa siya sa mga workshop. Yung iba dyan, hindi na nga Diyos ko. Ay, naku, okay. Ayun po. Sa mga workshop po tulad kay Pen Medina, Direk Loris Gillian. Ay, ang gagaling naman pala ng mga nag-workshop. Pag-workshop ka na, Rodel. Mm-hmm. Kasi masyado ngayon, malaki ang galaw mo. Ngayon po, ongoing ako, nag-workshop po ako sa Star Magic. Mm-mm. Workshop po ngayon. Kumusta yung experience mo sa pagiging movie star mo na? From theater actress. Yes. Ito pong paglipay, actually, isa sa masasabi ko, pinakamasaya at the best na project. Kasi yung feeling na dun sa years na nag-start ka, nag-a-adjust ka pa lang, parang feeling ko dito, naka-adjust na ako. Nang bonggang-bongga. Nang bonggang-bongga. Kumusta ang acting? Acting? Tanong ko, mapapansin ka ba sa pelikulang ito? Mapapansin po ako dahil ako'y papansin dito. Mapapansin po ako dahil ako'y papansin talaga dito sa pelikulang siguro ito. Siguro hindi ko pwede kong tanungin, di ba? Tanungin ko na lang si Jed, kumusta ang acting dito ni Manel? Ay, ay, ay.
feeling ko hindi po siya umarte. Feeling ko ganun po talaga siya in real life. Mm-hmm. Kasi ano po, hugot ang ano niya dito, yung mga role niya. Hugot. So, best friend ni Anna. Sympathetic, pero at the same time, realistic sa view niyo on love. Mm-hmm. Wow. Okay, kung mag-awards next, palagay mo, may chance. Naku. Itong si Manel. Pak! Pak, ayun. Cars! Ayun. Pak! Pak daw! Ang ibig sabihin ng pak, Mildred, ay... Tumpak! Habe! Habe na habe! Ay, gusto ko ha, naaaliw ako sa mga guests natin ha. Correct. Iba, mga bakla sila. No? Trot. Palangik-ngik pa. Okay, magbabalik pa po ang showbiz galore. Kailangan muna natin maghanap buhay. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivik and Dan. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Balita. At meron na lang tayong 15 minuto. Opo. Napakabilis ng oras at wala pang ating direktor na si Jojo Nadella. Tama ba ako? Bago natin balikan ang ating mga guests, yes, magbasa muna tayo ng text tayo. Kasi ayaw namin nagtatampo ang aming mga Galorians. Ikaw na mag Miss Mildred. Yes, hello mga Galorians. Sinitingala ang kagandang Queen Rodel. Wow, thank friendship. You. Kuya Romel, wala po si Kuya Romel, and sexing Ate Mildred. Ano na po ang latest project na gagawin ni kapamilya Young Star, Miles Ocampo at Marlo Mortel? At ano na ang balita sa kapuso, sexy actress na si Miss Era Madrigal? Hello din po sa inyong guest na si Tito Dennis. Salamat, President Galorians Marvin Capili. Okay, una, Miles Ocampo, Mildred. Oo, katatapos lamang nung kanilang serya ni Julia Barreto, no? Pero wala pang kasunod. Wala pang kasunod siya. Mm. So, wala pa namang kasunod. Okay, pero si nandiyan lang siya sa Kapamilya Network. Wala pang project din si Era, di ba? Pero mukhang medyo tumaba na siya. Oo, no? At saka nagpapalit-palit na manager, nagkakaproblema. Correct. Parang pati yung karera nila ay naaapektuhan. Actually, pati yung kapatid niyang si Michelle, di ba? Madrigal. Mm-hmm. Parang medyo hindi rin maganda yung mga career nila. Correct. Good PM Showbiz Galore. Ask ko lang kung sugar daddy ba ni Julia Montes, si Coco Martin, si Gelay po ito. Oh, hindi naman! Hindi. Oh, all this, ano, Ricky Martin. Ni Coco Martin is 32. Si 21, si Julia Montes. Sugar daddy na ba yun? Hindi naman. Diba Jed, curious. Hindi naman. Close naman sila. Close friends. Pero in real life, alam ko sila. Yun na. Okay. Rodel and Mildred. Tapatan. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na virgin pa si Sarah G? Oh, kasi my! Kasi kung totoo yun, ang hina ni Mateo dahil bilang lalaki, dapat nakuha ay, hindi naman. From Mark. Ay, hindi naman. I beg to disagree, Mark, ha? Hindi naman kailangan makuha yun, di ba? Ako naniniwala pa rin naman ako. Virgin pa rin si Sarah G. Ikaw, Manel, naniniwala ba? Virgin pa si Sarah Hieronimo? Ako naniniwala din po. Para ako. Sa atin, pag sinabi ng babae na virgin siya, mahirap kasing sabihin kung hindi totoo. Yes. Parang niloloko mo sarili mo, di ba? Eh, but ano, yung sinabi ni Nikki Hillion, yeah. Marami nagtaasin ng kilay. O, ibig sabihin, marami magtata... Pero siya ang nakakaalam sa sarili niya, di ba? Kaya nga sila nag-break ni Billy Crawford. Anong sinabi diba? Ni Diana Subiri?
parang minsan din nag-dialogue ng ganun si Diana Saviri. Parang bumagsak yung hawak ng kutsara. Ano? May hawak ka bang kutsara dyan? Oo, nung nabalitaan ko ngayon, may hawak ng kutsara, bumagsak. Nung kay Diana Saviri. Italo, ba't bumagsak? Nung tayo na nasa Seiko pa? Oh, pero alam naman natin, matagal rin sila nagsama ni Vong Navarro, di ba? Ayun na. Okay. Ano to? 2 years, ha? O, ikaw na magkasad yan. Ano yan? Oh. Ayun. Pag nag-arte, I prefer Jericho Rosales or Dennis Trillo. Thanks, Ellen. Ah, so naputo lang siguro ang text na yan. Oo, pagdating daw sa pag-arte, gusto niya si Jericho at saka si Dennis Trillo. Oo naman, di ba? Mga dekalibring actor yan. Galorian, ano pong latest kay Mr. International Neil Perez? The last he was the headline when he rescued a Terminal 3 at runway. Endangered siguro Terminal 3. At runway last March 16. Si Ucho ito ng Binyan, Laguna. Sabi na practice pa rin niya. Parang wala na siyang career, no? Yung kanyang ano. After manalo. Hindi naman na. Para sa akin lang ano, yun, ha? Sa kanyang modeling. Ah, ganun. Kasi meron akong kwentong alam, no? Marami, no? Hindi siya nawawalan ng... Kasi dapat marunong tumarawin ng utang na loob. Pero gusto ko siya. Ang cute niya. Diba? Igwapo niya. Okay, next text. Good PM, Ma'am Rodel and Miss Mildred. Hindi ako boto kay Luis para kay Jesse. Baka paiyakin lang siya. Bakit ba naghiwalay sila nila ni Angel Locsin and Luis? Thanks, Yolanda of Alabang. Ay, ang tapa. Ang taray na. Bakit naghiwalay? Maraming, ano, maraming dahilan. Oh, isa na sa mga desisyon ni Angel na hindi nagustuhan ni Luis, katulad ng pagbili ng bahay. Correct. Katulad ng sa career, di ba? So marami silang hindi pinagkasunduan. Ano yun? Eh, yung ano? Yung alin? Yung chismis na ano, Mildred. Siyempre, chismis lang naman. O, chismis lang naman yun. Ha? Yung gender issue. Di naman, no, ha? Na, yung gender issue. Oo, na si Luis ay, di ba? Hindi pa naman napapatunayan. Oo. Marami naman may ganyan sa showbiz, di ba? Correct. Hello, Rodel and Mildred. Na-miss ko kayo. Di ako masaya kapag di kayo nadidinig. Wow. Malapit na Aldab movie. At di ko ito palalampasin, mag-iipon na nga ako, sabi ni Mama Lisa. Nang Pampanga ito, si Mama Lisa, diba? Makakapag-ipon ka pa, Mama Lisa, kasi sa July yan ipapalabas. Hayaan mo, Mama Lisa, pumunta ka dito sa studio, libre ka namin ni Mildred, yes, diba? Manood lang ano, pala ng sine, diba? Gagamitin namin ang MTRCB namin. Sa'yo ang merienda. Tsaka gusto ko rin nating mamit syempre ang ating mga galor. Yan, di ba? Good PM Showbiz Galor para sa akin, hindi bagay sina Luis at Jesse Mendiola. Parang mas bagay kami ni Luis Este Jesse. May epi po ba sina Manel at Jed Kael ng Pasig? Meron po. Ibanggit niyo. Kaya iba yung name ko doon. Marinela. Pinahaba. Full name. Marinela Sevidal. Sevidal. Double L. Okay. Double L. Marinela Sevidal. At si Jed? Ako po, Jed Madrano na Facebook. Search nyo lang po. Tapos you can like our Facebook page, Paglipay. Okay. Oh, may mga tagahanga na kayo. Mm-hmm. Ayan. Oh. So, alam nyo ba, Manel and Jed, tayo rin ay napapanood sa Cableing Channel 7. Yes, ha? Malakas tayo dyan sa Reporting South. Ayan, bongga. Kaway-kaway tayo. Okay, mamaya balikan natin ang mga texts. Siguro itong susunod natin balita, kukunan din natin yung opinion ni Najed at saka ni Manel. Okay. Si hindi matapos-tapos ang issue na Bontis daw si ano. Bontis daw si Sarah G, diba? Pero pinagdidiinan naman itong si Mateo na ano, Mildred? Anong pinagdidiinan niya? Pinagdidiinan niya na walang katotohanan niya. 100% ginagarantiya niya na hindi totoo yan. Kaya tayo naniniwala na virgin si Sarah G. Parang hindi kasi maganda na parang hindi kasi maganda. Baka maka-offend din siya ng iba na paano siya mabubuntis, hindi naman kami. Parang pag sinabi niya kasing ganun, di ba? Parang makaka-offend naman siya ng ibang may relationship na umaabot sa ganun. Correct. Oo. Ikaw, Jed, ano masasabi mo doon? Sorry, fan ako ni Sarah. So, naniniwala ako na V pa siya. Oh, talaga? Gusto kong paniwalaan yon. Gusto ko siyang paniwalaan. Tsaka feeling ko, wala. Pero ito, ikaw, Manel, naniwala ka bang nahalikan na niya sa lips si ano? Ay, si Sarah? Naman. Ako po. Talaga? Para sa akin, wala naman pong problema. Kasi may boyfriend ka ba, Manel? Wala po. Hindi lang ano, ha? Hindi lang yung ano, ha? Hindi lang yung... Smack.
Oo, ganun oo, lang. Oo, parte naman ng relasyon yun na. Talaga. As in torrid. Tsaka sayang na makuha. Wala. O, hindi natin torrid alam. Talaga. Torrid talaga. Hindi natin alam. Siyempre, meron naman silang relasyon. Oo, oh, mm-hmm. Okay. Bumalik tayo dun sa pelikula, sa paglipay. Mm-hmm. Okay, sa, ang tanong ko kasi... may laban kaya ito? Hindi, diba? Ito muna ang tanong ko. Dun sa mga ethnic group muna natin, di ba? Naniniwala ba kayo na napapabayaan sila ng gobyerno natin? Ako po, ang lakas ng paniwala ko. Kasi po, syempre po sa mga ocular, di ba, na-expose kayo dun sa mga kakulangan ng mga serbisyo publiko, ng local government, actually. Ano ang nakita nyong pinaka-problema nila? Lalo na mga ita na mag-shoot kayo. For example po, sa bundok, walang water, walang kuryente. Nang ilaw, yes. Kabuhayan. So, kailangan pa silang mag-travel mula sa bundok hanggang dun sa bayan ng, kung by foot, lakad lang, siguro mga 8 to 10 hours. Mm-hmm. Grabe. Oh, Manel. Yahe sa lawag. Ako din po, ganon. Yung kuryente, tubig, kasi syempre, kailangan natin yan eh. Sa everyday na buhay natin. Basic need yan eh. Parang na, ako nga po, makit po ang bundok eh. Nahirapan ako. Binibiro pa nga po ako ng idol. Ano kung sa laki mong yan, mga 24 hours ka makaakyat bago ka makaakyat. Biniro ka pa talaga. Oo. Biniro mga 24 hours ka bago ka makaakyat doon. Kami 10 minutes. Okay, tubig, kuryente, yung kabuhayan nila. Yung kabuhayan po nila, parang nakita ko yung effort nila na kailangan gumising ng maaga. Mm-hmm. Kailangan maglakad ng ganito kalayo kasi kailangan namin to eh. Oo. Nandun yung effort nila na kasi we need this. Okay. Bukod sa nagtatanim sila, mm-hmm. di ba? Ano pa yung ang kabuhayan nila doon na... Actually, parang din, may nakita naman ako na may sa labas nga nagbebenta ng halo-halo. Ah, may mga ganun na po eh. Kumain pa nga po ng halo-halo. Parang ano na rin naman, may pagka Manila style. Hindi na siya yung parang province na puro lang nag-aararo, nag-ano, mga nagbebenta pa ng tubig, lahat. Parang oo. Manila ano na. Pero talagang nahihirapan. Kailangan tubig nahirapan at sila. Tsaka ma-feel mo minsan na pag may nakita sila Manila girl, Manila ano, person, mm-hmm. parang medyo sa una ilap muna sila. Kaya kami, parang we're trying our best na, alam mo yung pa-feel yung warmth na parang, uy, okay lang, walang equal tayo dito. Parang gano'n. Okay, naipakita ba dito sa pelikula? Yun nga yung sinasabi natin kahirapan nila, Jed. Pinakita pero subtle. Mm-mm. Yung hindi in your face. Kasi di ba rom-com nga siya. Pero dun sa rom-com na story na yun, dun sa gili, sa periphery ng story, dun mo, ay, ganito pala sila. Parang gano'n. So, para hindi rin hard sell. Di ba? Okay. Para art pa rin. So, rom-com pala siya. Oo. Very interesting, ha? Okay, kapag pinanood namin ang pelikulang ito, pagkatapos namin lumabas ang sinihan, ano ang maiiwan? Hindi lang minsan reaction kung ano-ano pa after watching the film. Manel? Para sa akin, pagmamahal sa sarili, at pagmamahal dun sa mga taong nasa paligid mo. Wow, ang lalim nun. Excited tuloy akong panoon. Parang, ang akin natutunan ko dito, kasi nga ako ang tinaguri ang hugot queen. Parang, kailangan mo munang mahalin yung sarili mo bago ka mahalin ng ibang tao. Tama yun! May respeto ng nagagaling talaga sa sarili. Kasi dun mo makikita na pag nag-radiate yung pagmamahal mo sa sarili mo, mas lalo siyang lalabas, mas lalo kang handa magmahal at tumanggap din ang pagmamahal galing sa ibang tao. Oh. Ganun po talaga. Sa paglipay yung matimsong, no? Jed, ikaw naman, Jed. Kapag lumabas kami ng sinihan, anong mapupulot? Yes. Siguro sa usapin ng pag-ibig din, ano, yung mga tao may iba't-ibang perspective sa pag-ibig. Mm-hmm. Na hindi porket minsan lahat, kaya forced marriage, ibig sabihin, wala nang love. Kasi eventually magkakaroon. Mm-hmm. Parang ganun. Pero kunyari tayo, iba kasi yung concept natin ng pag-ibig eh. Dito dapat ipinapakita in terms of siguro time, money, and everything. Doon, mas action, mas pagmamahal. Mas pinapakita mo yung respeto dapat sa babae at sa pamilya. Sa pamilya. Yung, yung ano, yung service ng lalaki sa babae. Wow, napakaganda naman niya. Manood tayo niya na. Oo, talagang manonood tayo at niya. At ang oras talaga, masyadong ano. Imitahan mo ba kami, Tito Dennis? Pakikunet nga ito sa yung paglipay sa to farm.
Film Festival. Ikaw nang sumagot dyan. Okay. Kasi ano, yung entry namin, hindi kami specific na nag, ano, about, like, kunyari, poultry life or agriculture. Mm-hmm. Pero, yung nangyari kasi, yung sa bundok, ano kasi, Kaingin. Mm-hmm. And we consider Kaingin as the mother of the, correct. Of the, ano, of the agriculture life, ganyan. So, mula doon, bilang mga Negrito, tayo mga Pilipino, doon tayo lahat nag-umpisa. Mm-hmm. So, mula doon, siya yung parang mother ng lahat ng agriculture, gano'n. At syempre, di ba, hindi lang yung kagandahan ng istorya, pati yung kagandahan ng lugar, Manel, nakikita ba sa pelikula? Sobrang, pinaghirapan namin siya kasi babad kami sa araw. Kahit nababad kami sa araw, pero sobrang na-enjoy namin yung every bit ng nature doon, mm-hmm, na mas na-realize namin na mas dapat talagang pahalagaan. Ang kalikasan. Opo. Tsaka para sa akin, yung paglipay, kasi meaning crossing, di ba? Pagtawid, kasi yun nga po yung kwento doon na parang kailangan tumawid para maghanap buhay. Ganun. Kung ibabase ko siya sa totoong buhay, hindi lang naman siya sa pagtawid dahil need mong mabuhay. Mm-hmm. Yun yung sa pagtawid na natuto ka. Wow! Na from before ikaw, tumawid ka na ngayon dun sa kung sino ka ngayon. Mm-hmm. Kung ano yung bagong ikaw. Oo, kaya yung isa doon, tatawid na yan. Sa pagiging lalaki, Anyway, ito ng pagkakataon para imbitahan natin mga tagapanood at tagapakinig ng programang Showbiz Galore. Jed. Ayun, ini-invite ko po everyone listening to Showbiz Galore na manood po ng aming premiere sa July 13 sa SM Mega Mall. Mm-mm. Tapos sa yung gala premiere po namin is July 17, SM Mega Mall, 9 PM, Cinema 7. Mm-mm. Manel. Sa mga nakikinig po sa Showbiz Galore ngayon, iniimbitahan po namin kayo na manood ng Paglipay Crossing po, directed by Zig Dulay, starring Ana Luna, tapos si Gary and Joanne, yung mga Aitas. And yours truly, mm-mm, Manel Savidal. And directed by Zig Dulay. Ayan, maraming salamat, Jed and Manel. Sana bumalik kayo dito. Sabihin natin kay Tito Dennis. At i-promote din ang show namin. Of course. Ang hashtag show. Sige, i-add ko sa Facebook page. Yes. At mag-like tayo after ng show. Yes. Thank you very much. Thank you so much. And thank you, Mildred. Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, happy weekend po sa ating lahat, ha. So, magkita-kita po ulit tayo at makinig po kayo muli dito sa Showbiz Galore on Monday. Yes. At maraming salamat, Tito Dennis. Sayang hindi nakarating po yung director, dahil talagang nagtitaping siya ngayon eh. Hindi siguro siya pinakawalan. No, Tito? Yung last na eksena, hindi pa natapos. Oh, hindi pa raw natapos. Pero pupunta siya dito. Bago ang tufan. Okay. Okay. Thank you. Maraming salamat, Galoyan, sa mga nakinig, nanood sa aming live streaming at sa Cable and Channel 7. Maraming pong salamat. Hanggang next week, dito po sa inyong programang Showbiz Galore! Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando. Mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman, pakinggan sa Showbiz Galore. Kasama si Rodel Ocampo Fernando, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. H-Tri-Media Pro Incorporated. This is H-Tri-TV.